Hello, magandang gabi sa inyong lahat. For today's video ay magluluto ako ng ulam kung anong merong stock kami ngayon dito sa bahay. Since uwi kami bukas sa probinsya kasi nag-text yung kapatid kong may okasyon daw sila, syempre oink-oink naman ang ulam, kaya magugulay na lang kami ulit. Ibali na at masarap naman ang gulay. Gulay is life. Kaya yan, sinimulan ko ng slice ang repolyo. Yan, hinati ko lang ang repolyo kasi dalawa lang kaming mag-uulam. Sa pag-slice ko pala ng repolyo, medyo malalaki yung ginawa ko para mas madali. Ganyan. Huwag na natin pahirapan ang sarili natin sa pag-slice. Pagkatapos may slice ang repolyo, sinugnod ko naman agad ang bawang. Pinipit ko muna, saka ko in-slice ng maliliit. Pagkatapos ng bawang, sinit aside ko muna, tapos sinunod ko ang sibuyas. Kalahati pa lang ginamit ko sa sibuyas. Tapos in-slice ko ng cubes. Naihanda ko na lahat. Susunod kong gagawin ay hugasan natin ang repolyo. Tatlong beses ko palang hinugasan ang repolyo. Tapos nilagay ko sa strainer para madaling ma-drain ang excess na tubig. Ganyan. Tapos kumuha ko ng itlog. Bibiyakin ko. Apat pala yan. Ninagdagan ko lang ng isa. Tapos, i-beat natin. Ganun lang. Tapos, set aside ko. Tapos, yung pansit, ay nilagyan ko din ng mainit na tubig. Babad ko sa mainit na tubig. Tapos, ayan, napainit na ako ng kawali. After mainit, linagyan ko ng mantika. Pagkatapos mainit ang mantika, ilalagay ko na ang itlog. Ipiprito pala ang itlog muna. Ayan, hinalo-halo ko na. Okay lang na halu-haluin natin. Tapos naglagay pala ko ng powder na paminta. Tapos halu-haluin ulit. Naprito na ang itlog. Hanguin ko, tapos set aside ko. Tapos sinalang ko ulit ang kawali. Naglagay ako ng mantika. Siyempre, papainitin ko to. Tapos after mainit, nilagay ko na ang bawang at saka sibuyas. Gigisa ko to hanggang sa mag-aroma or mag-golden brown. Tapos nilagay ko na ang repolyo. Tinakpan ko saglit. Then check ko yung repolyo, din halo-halo ulit. Maglalagay na tayo ng seasonings, magic sarap, paminta, toyo or soy sauce at oyster terrific. Tinansya ko lang ang nilagay ko na mga seasonings pero sakto naman ang lasa. Tapos hinalo-halo ko ulit hanggang sa mamix lahat ng ingredients. Hahanguin ko ang repolyo. Tapos set aside ko ulit. Yung sabaw ng repolyo, nilagyan ko ng kunting tubig. Pakukuluan ko saglit. Tapos lalagay ko yung bihon na binabad ko kanina. Tapos halo-halo ulit. Halo-haloin natin hanggang mag-simmer ng konti. Pwede na natin ilagay ang repolyo. Tapos yung itlog. Tapos halo-haloin natin. Kung nahalo-halo na, pwede nating patayin ang apoy para hindi ma-overcook ang pansit at saka ang repolyo. O diba? Sa tatlong ingredients lang, nakaluto na ako ng pansit. Kahit simple lang. Pero masarap naman yan. Maraming salamat sa panonood. Please follow and subscribe ko si Nilia Di Iguruta. Bye-bye!